Mga ka-mushroom mate. Okay, hashtag mushroom mate. Alright. So ngayon, para sa akin naman, as a experience, may proper po ng pag-harvest. Kahit sabihin mo na harvest lang yan eh, kukunin mo lang. So sa akin, para sa akin po hindi. Ganito po yan. Sa experience ko lang, pag pinitas mo kasi, ang style kasi ng pag-harvest natin is a cluster harvest. Ang ibig sabihin nun, lalahatin mo. Kaya wag mong iiwan yung may mga maliliit dito. Halimbawa, may mga abort pinheads dyan. Hindi mo pwede iiwan yan. Kasi pag nabulok yan, ang bango niyan para sa mga fruit fly. So, yan. So, ngayon, pag na-harvest nyo na po, ito po yan. Wag nyo pong ilagay kaagad o ipagsama-sama na may ganyan pa siya. Ang mangyayari po niya kasi ganito. Pag nakalapag lang yan dyan, na hindi nyo kinuha to ha, pag nilapag nyo to, tapos nag-harvest ulit kayo, pinatong nyo, ganyan. Ang mangyayari po nyan, ito yung dumi na ito, isang, yung pinagtubuan niya, pupunta dito sa gills ng kapwa niya mushroom. Kung napapansin nyo po, marumi na. So pag marumi yan, paano mo kayo tanggalin yan? Hindi mo na pwede isa-isahin yan na ganyan yan. Dahil matrabaho na, di ba? Dahil sa dami na. At saka pag pumunta sa gills niyan, siyempre pag nasira yung gills na mushroom, hindi na siya known as a fresh, diba? Ayun. So, ayun, ang ginagawa ko po to, as experience, tanggalin mo muna. Kaya, kung ang depende sa growing house nyo, tulad ito sa amin kasi, growing house namin, simentado. So, pwede mo yung ilapag lang dyan. Ganyan yan. Tank tumbling. Yan. Tanggal lahat yan. Tapos, sabay-sabay mo na mamaya awalisin bago magdilig. So, yun. Pero, ito na naman ang isa. Pag yung growing house mo, isa gravel lang, o graba lang, o kaya lupa lang, ang mangyayari doon, maglagay ka dito ng parang pouch, yung sa ano ko eh, kasamahan ko doon sa bahay, yung putol na galon, nilalagay niya dito, yung parang pouch niya. Tapos, pag nag-harvest siya, nilalagay niya dito. Yun. Yan. Para hindi magkala tulad nito. Kasi pag lupa lang o kaya graba yung flooring ng grow house nyo, mahirap walisin. Hindi mo talaga mawawalis yan. Susuot lang yan doon sa ilalim. So marumi ang grow house nyo. So harvest po tayo. Tuloy-tuloy po harvest natin. Ikaw ang pitas pa ako mag-ano. Magputol. Sa camera ako eh. Ay, so, mushroom mate. Ang sabi nga nila, pag may mushroom farm ka daw, para kang namimitas ng barya sa dingding. So, ang tawag naman po nila rito is a great wall. Kasi, pag napansin mo, mamimitas ka daw ng barya dito eh. Totoo ba yan? Mamimitas ka daw ng pera. So, yan. Ito po. At saka, dito po, sa growing house natin, may mga matitira po ditong dapat harbisin. At pag, kasi pag naiwan nyo yun, yun ang nabubulok. Yun ang sumisira sa fruit bag nyo. So ito po, maliit siya na cluster. Kasi kung napansin nyo po, open na po talaga yung bags namin. Actually po, yung bags namin ito is 4 months na dino. 4 months na mahigit. Hindi lang. Going to 5 na to. Kaya sa nagbo-worry yung iba dyan na baka sira yung bags nila, bukas na bukas, tuyo na daw mga bags nila. Iparehas lang naman bags natin, ganito lang po siya. Pero kung napansin nyo, okay naman siya. Sa pag-harvest po kasi, isang malaking factor po yan para maalagaan na rin po yung mga bags nyo. Halimbawa, mga fruit bags nyo. Halimbawa po yung ganito. Ito po kasi, mga abort siya na pinhead. Kailangan nyo po yung tanggalin lahat. Ito po, kung kutsilyong gamit nyo, kung yun naman gamit nyo, kailangan disinfect po ito, lagi naka-alcohol. Siyempre, linis muna. Yung ganun, malinis talaga. Tanggalin nyo po yan. Kasi pag ito yung nabubulok na to, yan ang mabango sa mga fruit fly at saka sa mga ibang insekto. So, ganyan siya. At saka ito po siya, yung sample niyan. Harvestin nyo yan. Okay, natanggal natin to. Pero kung napapansin nyo, ito may natira. Yan, tanggalin nyo yan. So, ibig sabihin no, pag nag-harvest ka, hindi yung harvest lang. Kailangan, alam nyo rin ang tamang pamamaraan ng pag-harvest. So, ito po. Yan, kailangan medyo kasama-samahan nyo na rin yung paglilinis ng bag nyo habang nag-harvest. Parang, isa puso, isa isip, isa gawa. Yan. So, yan. Harvest na tayo.
Para mamaya po, makikita natin yung ganito karami. Kung napansin nyo, ganito na karami ang bunga. Pagtapos natin harvest, itimbangin natin kaagad. So, ma-determine nyo na yun kung gaano ba karaming fruit bag ang papatubuin nyo para maka-harvest kayo sa requirements kung saan nyo i-deliver at saka sa requirements ng mga client nyo. Alright, mga ka-mushroommate! Tapos na kayo mag-harvest sa Atirense. Ito po yung nakuha namin sa sinasabi kanina na nasa 800 bags. Yan. So, ipa-plastic na natin to, tapos salang natin sa timbangan. Try natin kung gaano karami makukuha natin. Sige po, dito tayo. Pwede ba i-gravy lahat ng ano? Mm. Lahat ng ano, tuyo na on? Ito na po ang nakuha natin kanina sa dalawang box ng plastic na natin. So try natin timbangin to para ma-determine natin kung ilan nakuha natin doon sa gano'ng karaming bags. So 0-0 po tayo. Yan po. Walang daya. Alright. 2.5 kilos by 300 pesos per kilo. Joke lang. 250 lang. 250 per kilo. So bale 625. So may tawad pa ako 100 pesos. So yan, ilang minutong pasok natin doon, nag-harvest tayo. Bali may 625 pesos tayo dito na nakuha, ganito siya karami. So, deliver na tayo. Okay, so ilang days kayo po nag-aano dyan, nakaka-harvest? Actually po, every other day po tayo nag-harvest. Actually po, bukas po uli meron uli yan. Yung mga hindi natin harvest kanina na hindi pa fully grown yung petals ng mushroom, bukas po yung harvest natin. So yun, actually po araw-araw dapat meron. So saan po ang market nyo? Market po namin as a group of spawn, may marketing group talaga kami, may board kami doon na sila yung nagpo-post, sila ang nagmamarket, sila ang nakipag-negotiate sa mga expected buyer. So, yun po. Ipapasa na po namin to sa board namin na as a marketing group. Okay.